Kayo po ba'y madalas sa Costco? Left turn na tayo. Ito na Costco. Okay. There you go. See? Galing kong mag-park. Oh, baba na tayo. Okay na to. Ako lagi, nadadalas ako sa Costco. Ano ba pa-sample dyan? What are you using? Pumunta po ako at pinatulang ko yung malalaki nilang hipon kasi gagawa tayo ng salt and pepper shrimp. Ako po, kapag pupunta sa restaurant, every time I go to the restaurant, kapag ka ako yung umu-order, ang una ko tinitingnan, meron ba sila ditong ano, salt and pepper pork chop? Gusto nyo yun. Salt and pepper shrimp? Gusto nyo rin yun. At saka yung kanilang salt and pepper smelt, yung po bang maliliit na isda, lagi kong pinapatulan yun. Humihingi po ako sa kanila ng suka. Meron kasing Chinese vinegar na kulay pula. Yun po ang ino-order ko. Kasama ng mga salt and pepper ek-ek na sinabi ko sa inyo. O gawa po tayo. Napakasimple lang po nito. Kung wala kayong budget, pwedeng gawin nyo isda, tilapia, pwede rin yun. Kaya catfish, kandule, hito, kahit ano po. Basta ang importante, crispy. 2 pounds po ng shrimp ang ginamit ko dito sa recipe na to. Tanggalin nyo yung legs, yung mga antena, yung mga balbas. Hindi nyo naman kakainin yun eh. Tapos meron akong matalas na gunting. Tinanggal ko po yung backbone sa likod at tinanggal ko yung maiitim na parang spine. Ayaw nila nun dito eh. Pagkatapos hinugasan ko po ng malamig na tubig. Tapos paper towels para tuluyang matanggal ang tubig. Ipiprito nyo yun eh. Para maging crispy dapat hindi basa. Isa pang tip ko sa inyo, ilagay nyo muna sa freezer yung inyong shrimp o kahit isda na pipritohin nyo for about 10-15 minutes para mag-firm up siya, tumigas. Tapos tsaka nyo siya i-coat sa cornstarch. Make sure mainit po ang mantika nyo. O, umpisahan nyo na. O, painit po kayo ng mantika tapos lagyan nyo ng maraming luya, lagyan nyo ng maraming garlic at tsaka maraming sibuyas na mura. Madali lang to, huwag nyo susunugin ha, 30 seconds, good na yun. Sandali lang talaga, tingnan nyo, green na green, tsaka nyo idagdag yung maraming jalapeno para may anghang factor. Alam nyo, walang kwenta itong salt and pepper shrimp kapag hindi nyo nilagyan ng konting anghang factor. Kaya dapat meron po kayong chopped na siling labuyo o kaya jalapeno. Dito po, pag umorder ako, madaming cilantro at saka maraming sili, yung jalapeno. And I put it together bago nila iserve. Naku po, ang sarap! O, iprito nyo na po yung hipon. 2 to 3 minutes. Crispy na yan after that. Tsaka nyo isama itong piniritong hipon. Ang technique pala, hindi ko alam, ngayon ko lang nalaman, sa huli pala nilalagay yung ground pepper at saka yung maraming salt para lasang lasa. Anyway, sana po yung nagustuhan nyo. And as always, lagi ko po kayong ini-invite mag-subscribe sa YouTube channel ko under Chef Ron Bilaro. Binabasa ko po yung mga comments doon at sumasagot ako. At kadalasan, pag natutuwa ako, nagbibigay tayo ng konting pamerienda. Konti lang naman. Patuloy nyo pong i-share ang mga cooking videos ko, my dear friends. It means a lot to me kapag ka po sinisilip ko yung profile nyo at nakikita kong naka-public yung mga cooking videos ko na i-share nyo. In return, asahan nyo po na marami pang ulam at kakanin na pagsasamahan plus mini tours. Kasi parang gusto nyo mini tours at saka cooking video. Pagsamahin, busog na ang mata nyo, busog pa ang tiyan nyo. Okay po ba? Si Ron Bilaro po. Until the next time. Bye everybody!